Yo, what's up mga ka-adventure? Welcome back to my channel. For this video is mag-unboxing tayo. Kaya unboxing natin tong Brighton 420 na may kasamang barfly. So, bali sasabay ko na din tong accessories ng Brighton na nabili natin. Dahil sabay naman silang na-deliver. Kung nagbabala ka naman bumili ng Brighton 420 at wala kang idea kung magkano, nabili ko siya sa Shopee ng 5,517 kasama na yung barfly mount doon. Ang price niya talaga is 6,130, kaya malaki-laki din yung na-discount ko sa voucher, kaya salamat Shopee! Ito namang accessories na silicone case at screen protector, nabili ko lang siya ng 148. Mura na kaya bumili na din ako. Naka-acetate box lang siya, tapos nakalagay sa likod kung saang model siya compatible. So, bali ito yung barfly mount mga ka-adventure. So, ayan, nakalagay sa ibabaw is Brighton. Tapos, may kasama na rin siyang Allen wrench. So, ayan, testing natin kung sukat. So, ayan, okay naman, fitted naman siya. Tapos, ito yung dalawang spacer para dun sa barfly. So, isang makapal at isang manipis. So, dahil magkakaiba nga tayong sukat ng handlebars, kaya dalawa siguro yan. So, bali dyan siya kinakabit para maganda yung kapit dun sa pagkakabitan natin, hindi siya umalog. Yan. So, mukhang matibay naman siya mga ka-adventure. Dito naman tayo sa unit mga ka-adventure. So ayan, nakalagay model Rider 420, tapos nakalagay rito full GNS support cycling computer, tapos sa gilid nakalagay Antlas dual mode sensor support yan. Tapos IPX7 na siya, max 35 hours, smart notification analysis, brightness adjustment, tapos advanced follow track. Tapos dito nakalagay sa baba yung mga apps na compatible sa kanya. Yan, Brighton app, Strava, Komoot, tapos Ride with GPS. So, bali apat yung compatible na apps sa kanya. So, buksan na natin tong unit mga ka-adventure. Kung mapapansin nyo, hindi na siya naka-sealed. Yan, siguro yung unit tinetesting nila bago nila i-deliver para walang problema pagdating sa atin. So, buksan na natin mga ka-adventure. So, ayan, bumubungad-bungad na yung Brighton 420. So, mga ka-adventure, ito yung Brighton 420. Ayan, so, napakalaki pala ng screen nito. Ayan, so, unahin muna natin yung mga kasamang accessories niya sa loob ng box. Ayan, so, ayan yung accessories. At syempre, hindi mawawala tong manuals. Ayan, so, ito nga palang manuals mga ka-adventure is tatlong piraso siya. Ayan, tatlo yung kasama niyang manuals. Tapos, ito, may libre na din pala siyang ordinary mount. Yan, may libre na siya, kaya okay na rin. Kahit hindi na kayo bumili ng barfly. Yan, so, ayan, kung mapapansin nyo, may kasama siyang rubber na 6 na piraso. Ayan yung naglalak sa mismong mount. Tapos, itong mount, may libre pang isang rubber para dun sa likod ng mount. Yan, dyan yung kinakabit. So, okay na rin, sulit na rin.
Tapos, may kasama na din pala siyang lace. Yan, ayos to for safety na din sa unit. In case na mahulog, may susuporta. So, bali ito yung pinaka-lace niya. Ayan, stretchable siya mga ka-adventure. Mukhang matibay naman siya. Na plastic, tapos yan, nakalagay nga Brighton. So, testing natin, kabit natin kung fitted ba talaga tong unit. So, yan, fitted nga. So, ito nga palang bar play ng Brighton is marami nagsasabi na okay to, lalo dun sa, ano, sa ibang unit. So, fitted rin siya sa ibang unit. So, yan, pagtatanggalin, yung medyo may kahigpitan pero madali naman siyang kalasin. So, yan, yung lock niya, squad lock, mukha namang matibay. So yun, tapos na natin i-unboxing yung Brighton 420. So punta naman tayo dito sa accessories. So i-unplastic natin tong accessories na in-order din natin sa Shopee. So ang laman nga nito is silicone case at screen protector. So sa mga gusto nga palang bumili ng Brighton 420, tsaka netong binubuksan natin silicone case, ilalagay ko na lang yung link sa description. So, bali ito yung nabili nating silicone case at screen protector. So, bali magkasama na sila sa isang lalagyan. Ayan. So, sa mga gusto nga pala ng ibang kulay, is meron naman silang ibang kulay doon. So, bali ako, itim yung napili kong kulay para bumagay sa lahat. So, ayan yung silicone case is may pagka matte black siya. Ayan. So, sana magpit sa ating Brighton. So, testingin natin sa ating Brighton kung magpipit. So, kung mapapansin nyo rin, kinabit ko na yung lace ng ating Brighton. So, sa mismo silicone case is may butas naman siya ng pagdadaanan para sa lace. So, yeah, kung mapapansin nyo, fitted naman siya. So, maganda yung kulay niya, matte black. So, yan, okay naman mga ka-adventure. Sulit na rin yung 148. So, dito naman tayo sa ano, sa screen protector na kasama ng case. So, pag bumili nga pala kayo ng silicone case, is may kasama na siyang screen protector. So, hindi to tempered glass, is para siyang acetate na screen protector. Yan. So, kung mapapansin nyo, yung na-order nating screen protector is may ano siya, may damage. So, nakabend. So, sana pagkabit natin sa ating unit is hindi siya makaapekto. Sana lumapat siya. So, bali ipapakabit ko nga pala itong screen protector kasi hindi ako marunong magkabit. Baka magkababol, sayang naman. So, yun mga ka-adventure, tapos na tayo mag-unboxing at mag-unplastic ng Brighton 420.
So siguro hanggang dito na lang muna yung video kasi hindi ko pa alam kung paano ba gamitin tong Brighton 420 kasi nga first time ko lang magkaroon ng cycling computer. Siguro soon gagawa tayo ng video kung paano nga ba siya gamitin. So maraming salamat nga pala sa mga nanood dyan, sa mga patuloy na sumusuporta sa akin dyan. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung di ka pa nakaka-subscribe, please subscribe to my channel. Pakit na rin yung bell button para sa mga video updates. Maraming salamat mga ka-adventure. Ride safe. Batian na lang sa daan.